Hello mga best, it's me again Joy and welcome back to my channel. So ngayon guys, gagawa tayo ngayon ng pizza bread pan overload. So ito yung ating mga sangkap. Meron tayong spaghetti sauce, yung Italian style and yung pinakamaliit lang yung binili ko. Tapos meron tayong hotdog ng 7 pieces, ayan, slice ko na siya ng pabilog. And then meron tayong Eden cheese and yung natira kong spam, di ba gumawa ako ng bread roll. And then bell pepper na medium size, isang piraso lang. And then slices of bread. Ayan guys, ayan lang yung ating mga sangkap. Ayan, sobrang patok nitong merienda na to. Kaya kung gusto nyong malaman, sobrang dali lang, hindi na kailangan ng oven. Kaya tara na guys, mag-start na tayo, ituturo sa inyo. So first mga best, kuha muna tayo ng isang slices ng bread. And then lagyan natin siya ng spaghetti sauce. Mga 1.5 tablespoon yung ilalagay natin. Bali nag-voice over lang ako kasi kanina sobrang ingay sa labas. Kaya hindi ako masyadong ang daming mga sasakyan na dumadaan. Ayan. And by the way pala, shout out kay sis Denise Maipa and kay Hate Love. Shout out sa inyo mga sis and thank you for always watching my vlog. Cooking vlog. Ayan. Ayan. Kalat lang natin yung sauce. Depende sa inyo kung gano'ng karaming sauce yung gusto nyong ilagay. And then, pag nalagay na natin siya ng sauce, maglagay na tayo ng ating toppings. Unahin natin yung spam, or bahala kayo kung gusto nyong unahin. Basta huli yung cheese. Sa ibabaw lagi kasi yung cheese eh. Kaya, maglagay kayo kahit ilan gusto nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. And then, syempre kailangan malinis yung kamay nyo. Naghugas ako ng kamay guys bago ako mag-ganyan-ganyan. And then yung ating hot dogs. Ayan. Yung hot dog guys, hindi ko na pinrito yan. Basta hiniwa ko na lang siya. Kasi maluluto din naman yun. Kumbaga parang may steam siya. Ayan. Tapos yung ating bell pepper. And then, yung ating cheese. Ayan, bonggang-bonggang cheese sa ibabaw. Mas masarap kasi, di ba, pagka ma-cheesy yung ating, ano, pizza. Ayan, guys. So, ganyan lang. Ulit-ulitin lang natin yan, mga best, hanggang sa malagay na natin lahat ng ating tasty bread. Parang nakagawa yata ako ng mga 8 pieces niyan. Kumbaga yan lang yung natira kong ano, tasty nung gumawa ako ng bread roll. Sayang kasi. Ayan. So, ganun lang. Ulit-ulitin lang natin siya hanggang sa natapos na natin siyang lagyan ng mga toppings. Yung iba guys, nakakita ko, tomato sauce yung nilalagay nila. Pero para sa akin, mas masarap kasi talaga kapag kagagawa kayo ng pizza na DIY, spaghetti sauce yung ilalagay nyo kesa sa tomato sauce. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Depende pa rin talaga sa panlasa yan ng tao. So, ayan mga best, nalagyan na natin yung ating mga tasty bread ng ating topping. So, next is, yan, ilalagay na natin siya sa ating pan. Ihanda na natin yung ating kawali. Ayan, diba? Tsura pa lang niya guys, sobrang sarap na niya. Yummy! Painitin lang natin ng konti guys yung ating pan. Tapos guys, kapag isasalang nyo siya, or isasalang nyo na siya, kailangan yung apoy niya is mahinang-mahina lang para hindi masunog ng bongga yung ilalim. Ayan, may langgam pa na laglag. Luto ka ngayon. Gagamba pala yan mga best, hindi pala siya langgam. So, ayan, isalang na natin siya sa ating pan. So, tingnan natin kung ilan yung magkakasya. Piling ko mga tatlo yan, yung isa siksik na siya. Thank you.
Ayan, mga best, ayan. Pag may isa lang na natin siya, kuha lang tayo ng takip, takpa natin siya and lutuin natin siya for about 15 minutes lang, guys. Kasi kapag medyo mga 20 minutes end up na, parang medyo sobrang toast na nung ating bread. As in, talagang malutong na siya. Pero nasa sa inyo yung kung gusto niyo lang malutong. Masarap din naman siya. So, ayan, babalikan natin siya, guys, mamaya kapag okay na siya. Ayan na siya, mga best. 15 minutes lang yung ating time. Ayan, ganyan yung itsura niya kapag 15 minutes. Ayan, ang bango-bango niya, mga best. Tanggalin na natin siya dyan and isalin na natin siya sa isang lagayan. And then, isunod na natin yung ating mga last batch pa. Ayan, mga best, eto na sila lahat. So, ganyan yung itsura niya, guys, kapag 15 minutes na hinayaan natin siya na nakatakip dun sa ating pan. Ayan, ganyan yung itsura niya. Medyo toast na siya, pero pagka pinaabot niyo pa siya ng mga 20 minutes pataas, as in magiging malutong siya or toast na toast siya, pero hindi naman siya sunog. Kaya kung gusto niyo nung talagang toast na toast, hinaan niyo lang yung apoy niya, as in dun sa pinakamahinang apoy. And then, hayaan nyo lang siya, takpan nyo lang siya. Ayan, ganyan. And, yung isa niyan kanina, guys, kinain ko na. And, sobrang sarap nga niya. As in, perfect na pang merienda. And, syempre, dun sa mga mami dyan, na mga raketera. Pwede nyo itong i-business kung nasa bahay lang kayo, no? Kayo nang bahala ang mag-prepared kung saan nyo siya ilalagay. And, mag-costing kayo kung magkano ba yung nagastos nyo. And, kung ilan yung magagawa nyo. Pwede to, guys, ipang-benta. Ayan. Sobrang sarap niya. Cheesy na cheesy yung lasa niya. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap at affordable na merienda, ayan, try niyo na tong no-bake oven pizza overload na yan. Ayan, napakadali lang niyang gawin, guys. Hindi niyo na kailangan ng dough. Hindi niyo na kailangan ng oven. Ayan, kawali lang at kalan and tasty bread. Ayan, patok na yung merienda nyo. Meron na kayong homemade pizza. Kaya ayan, dun sa mga gustong gumawa, ayan, try niyo na din yan, guys. So, hanggang dito na lang, mga best, no? Hindi ko na pahabain. So, kung nagustuhan niyo tong video na to, please click the like button. And kung bago ka pa lang po sa aking channel, click mo na po yung subscribe button and yung bell button na maliit para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Ayan, mga best. And meron din akong Facebook page, no? Kung gusto nyong i-like or i-follow ako, please, ayan, ilalagay ko dyan sa screen. And kung gusto nyong mag-join sa aking Facebook group, ayan, ilalagay ko din po dyan yung Facebook group ko kung gusto nyo mag-join. Ayan, i-flash ko dyan sa screen. Ayan, so hanggang dito na lang, mga best, no? Sana nagustuhan nyo itong aking dinemo. And yun lang. So guys, singit ko lang pala, no? Yung gaganapin natin giveaway, no? Diba sinabi ko is November 1 siya gaganapin. Kumbaga, ibig ko sabihin dun, guys, is November 1 siya mag-start kung paano kayo makasali. And then, magbibigay ako ng cut-off na hanggang November 20. Ayan, para makasali din yung iba. Eto guys, hindi ako mamimili. Bubunutin ko to kasi kung mamimili ako, guys, magiging unfair lang ako sa inyo. Kaya, ang gagawin ko is magbibigay ako ng mechanics para makasama kayo dun sa, kumbaga gagawin ko siyang raffle. Bubunot ako kung sino yung mga, dalawa lang yung mananalo, guys, ha, kasi hindi pa natin afford na magbigay ng giveaway na marami. Hindi natin bibiglain. So, ayun nga, guys. November 1 hanggang November 20, ayan yung ating cut-off para makasali yung iba. And then, magbibigay ako ng mechanics and then iraraffle ko. Bubunot ako ng dalawang mananalo. Hindi ako yung mamimili kasi magiging unfair po ako kapag ako yung mismong mamili. Kaya, ganun na lang yung gagawin natin is bunutan. Para wala pong samaan ng loob. Ayan, kahit saan pa kayong lupalop, ayan, papadala natin yan. Kumbaga, i-re-receive nyo na lang. Yung shipping fee, sagot ko na rin yan. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga best, no? Ayan, sana gusto nyo ulit tong video na to. Ayan, paulit-ulit na ako. And then, ayan, see you on my next video, guys. Bye!